have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Hallelujah.
aming mga bali na Valentine's Day. Amen po ba? Or Happy Valentine's. Ano po? Kapag Christmas Day, binabati ako ng Merry Christmas, nagsagot ko Happy New Year or God bless. Kitapaw pa rin po. Siguro ganun din ang malasak natin sa kanila. Pag ginati tayo ng Happy Valentine's or Happy Valentine's, sagot natin sa kanila, God bless. Amin po ba? Kitapaw pa rin ito. Sapagkat ang mga tunay na Kristiyano ay hindi naniniwala kay St. Valentine. Amin po ba? Kitapaw mo ba dito? Hindi tayo naniniwala sa mga santo-santo. Ano po? Sapagkat ang mga tunay na Kristiyano, buhay man o patay, we are called saints by the Bible. We are, whether we are dead or alive, we are saints according to the Bible. Lahat ng born again Christian ay mga santo. Amin po ba? Tao pa po ba rito? No? Eh kung sabihin nila, malitap kaya natin, huwag na natin gawin na Valentine's Day. Gawin na lang natin heart day or heart month. Okay na lang ba yun? Ano sagot ninyo? Sa mga minamahal, in the book of John 15 verse 14, the Bible says, John 15 verse 14, the Bible says, if you love me, keep my commands. If you love me, keep my commands. Kung mahal mo ako, sundin mo ang mga utos ko, ang sabi ni Jesus Christ. Sa mga minamahal, siguro, maganda rin naman talaga na patihin natin ang bawat isa na pasabihin natin sa bawat isang minamahal natin. Amen. It's nice to say to somebody that we love him or we love her. Kitao ba ho ba dito? It's also nice to say to the Lord that we love him. Amen mo ba? Pero Jesus said, if you love me, keep my commands. Kung talagang mahal mo ako, sundin mo ang mga utos ko. Kitao ba ho ba? If we truly love our parents, the elders, the heads, no? Even our nation, then we must obey their good commands, their advices, and the law of the land. May tao pa ko ba rito? If we truly love God, then we must do His commands. May tao pa ko ba rito? Kung talagang mahal natin ang Diyos, ay dapat sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Napakaganda ng sinabi ni Sister Jenny din kanina. Sabi niya, yung pagbibigay may pagpapala. Amin po ba? Pero mas pinagpala siya ng Diyos nung siya ay naglingkod kay Kristo. Amin po ba? So pag nagbigay ka pala, may pagpapala. Pero mas tumahas yung pagpapala nung naglingkod siya kay Kristo. Amen? Kaya kung hindi pa tayo nagbibigay, magbigay tayo. At kung nagbibigay na tayo at nais mo natin ang pagpapala, sabi, maglingkod pa tayo kay Kristo kasi matatandaan pa yung pagpapala natin. Amen. Actually, isa si Sister Jetilin sa nakatanggap ng fulfillment ng prophecy ko. Sabi ko, during anniversary and after anniversary, merong blessing na darating sa atin. Meron tayong kapatid na hindi mag-run yung kanyang magpunta ng Amerika, then lumapit sa akin at nagpa-pray over. Amen mo ba? Hindi siya makalusot papunta ng Amerika. Maraming beses na siya ay in-interview at yung kanyang mga papers ay hindi maaprubahan para makarating ng Amerika. Pero pinarami sa ikon during and after anniversary, may magandang gagawin ng Lord. After ng anniversary, nagsabi siya, nag-ranta yung kanyang papers at siya po after ng anniversary, lumipad na po ng Amerika. Amin po ba? May tao pa po ba dito? So, totoo yung mga pangako ng Panginoon. At si Sister Ilay kanina, nakasakay ako sa blessing niya yung kotse niya. Amen? E tama ho ba rito? Nasabi niya sa murang kulang ko, hindi ko alam na makakamit ko na ito. Amen! E tama ho ba rito? Sabi ko, Sister Jenilin, ito ba yung kotse mo? Opo, sabi niya. Okay, ang ganda. Nakasakay ako. E tama ho ba rito?
if we are keeping faithfully to God, then the Lord will bless us. But if we will serve the Lord aside, no, from giving faithfully to the Lord, then the Lord will give us another blessing. Ayun. Kaya i-offer niyo yung mga talento niyo sa Diyos. I-offer niyo kasi kanya-kanya naman tayong talento sa Lord eh. No. Mababasa natin sa Ephesians 4:11 to 16. We have different calling from the Lord. Ephesians 4:11, most especially, and in the Romans chapter 12, verse 4 to 11, we have different gifts, no? That we receive from the Lord, the gifts of the Spirit that we receive from the Lord, no? And in the book of Romans 12:3 to 8, the Bible says, there are different kinds of functional gifts of the Spirit, or operational gifts of the Spirit, or the motivational gifts of the Spirit. Kaya, kung tayo po ay magkakaloob sa Lord ng may katapatan, bubuhos ang pagpapala sa atin. Amen? Nilista mo yan. Kung ako ay magbibigay ng tapat sa Diyos, bubuhos ang masaganang pagpapala sa akin, edi lalo na kung ako ay maglilingkod sa Diyos. Lalo na kung i-offer ko yung aking talent sa Panginoon, yung calling ko sa Lord. Kaya kung tayo po ay nais natin na ang pagpapala natin ay magpatuloy at madagdagan, eh sinabi po ni Sister Jettilin yung sekreto. Number one, giving to God faithfully. And number two, serving the Lord. Maglingkuran natin ang Diyos kung anong meron tayong talento. Huwag lamang tayong tagumpo, no? Or birds of our world. Mag-serve tayo kay Lord. Huwag ho natin hintayin ang biyaya, hindi siya darating. Ang biyaya po ay ibinibigay lamang ng Lord sa mga nagkakaloob faithfully. At ang biyaya po ng Lord ay binibigay lamang niya sa mga nagsiserve sa Kanya. Nag-o-offer ng buhay sa Panginoon. Amen po ba? At kung talagang mahal natin ng Diyos, ay dapat na sinusunod natin ang kanyang mga utos. Amin po ba? Ngayon, sinasabi natin, mahal natin ang ating mga magulang. You know, for me, loving our parents is more than giving flowers. Yes. Loving our loved ones, the elders, the heads, or any member of our family, or anybody, is more than that giving flowers. Is more than saying, I love you. Amen. The Bible says, if you love me, keep my commands. Amen. Sundin mo yung mga utos ko, sundin mo yung mga biling ko, sundin mo yung mga payo ko. Kung talagang mahal natin ang bansang ito, if we truly love our nation, we must be a law-abiding citizen. We must fulfill our duty as a citizen of the nation. We must pay our taxes. We must help our nation to prosper. Amin po ba? May tao ba po rito? If you love me, keep my commands. Kaya sabi ni Jesus Cristo, kung talagang mahal mo ako, sundin mo ang aking mga utos. Amin. Sinakakaunawa nga po yung pumalakpak. So, kung mahal natin ang Panginoon, ano yung paglingkuran natin siya? Sabi nga sa Ephesians 4:11, may kanya-kanya tayong tawag. Apostoles, propeta, ebanghelista, pastor at guro, alin ka rito? Kung wala ka riyan sa Romans 12:4-11, alin ka riyan? Meron pang supernatural gifts of the Spirit na ibinibigay ang Panginoon, alin ka riyan? Kung wala ka sa Ephesians 4:11, dapat nandito ka sa 1 Corinthians 12:4-11. At kung wala ka naman sa 1 Corinthians 12:4-11, nandun ka sa Romans 12:3-8. Hindi pa pwedeng wala ka. Kaya, kung ikaw ay hindi pa naglilingkod kay Kristo, maglingkod ka kay Kristo, hanapin mo kung nasaan ka. Find your place in the body of Christ.
Don't just wait for the blessings. It will not come. It will only come as we give faithfully to God. The blessings of God will come as we serve the Lord. Amen. Ephesians 4:11, hanapin mo riyan kung saan, sino, saan ka riyan. Pag wala ka riyan sa Romans 12:4 o sa 1 Corinthians 12:4-11, pakilista po ninyo. Huwag nyo na mong hanapin lahat yan dahil marami akong sinasabing hindi mo nyo po makikita riyan. 1 Corinthians 12:4-11. At sa Romans 12:3-8, paulit-ulit ko na pong sinasabi sa inyo. Hanapin mo kung saan ka riyan. Hindi mo pwedeng wala ka riyan. As we give faithfully to God, then the blessings of the Lord will overflow in our lives, will come abundantly. And secondly, as we serve the Lord, no, more blessings of God will come abundantly. And we must serve the Lord joyfully, cheerfully, no, not with a grudging heart or spirit, the Bible says. May tao pa po ba nito? And another thing, ito pa, Sister Jenny, do you want more blessings of the Lord? As you give faithfully to God, then the Lord will bless you. As you serve the Lord, then the Lord will bless you another more. In the book of Matthew 28, verse 19 says, go into all the world and make disciples of all the nations. Matthew 28:18-20. No? All authority has been given unto me. All authority has been given unto me. Go into all the world and make disciples of all the nations. Yung ikaw ay nagbibigay ng kapikatapatan sa Diyos, may pagpapala. Yung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, may pagpapala. Pero meron karagdagan na pagpapala. Paulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo. Pag ikaw ay nagbibigay ng may katapatan, may pagpapala ka. Pero pag hinihikayat mo pa ang marami na magbigay pa ng may katapatan, may extra blessing ka. Pag ikaw ay naglilingkod kay Lord, may pagpapala ka. Pag nag-i-encourage siya sa marami na maglingkod sa Lord, meron kang extra blessing. At kung itadagdag mo pa ito, na ikaw ay magliligtas ng mga kaluluwa, another blessing will come. At ihikayatin mo pa sila, magligtas ng kaluluwa, another blessings will come. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nakikinig po mo ba tayo? Umayo kayo. Huwag kayong manatiling walang soluin. Huwag kayong manatiling araw-araw ay walang nababahagin ng salita ng Diyos. Lumilipas ang linggo na wala kang nadadala sa church. Lumilipas ang buwan, lumilipas ang taon, wala kang nasusolwi, huwag mong papayagan. At kahit saan ka makarating, dapat maligtas mo ang buong mundo. Itawa pa ko ganyan. Therefore, go, pakisabi ko. Alam mo na sa lahat naman sumasagot. Go! Hindi ganun. Go! Yeah. Therefore, go and make disciples of all the nations. Nataka po ko doon. Noong Friday, nandun ako sa kamarin. May gawain tayo sa kamarin. Yan. Meron tayong gawain buron. Meron tayong gawain sa Montalban. Meron tayong gawain sa kamarin. At sa mga iba't ibang lugar pa. This Friday, ay was in kamarin. Ako yung nagturo. Isa lang po ang sinabi ko sa kanila. Parehas din ang sinasabi ko. At patuloy ko itong sasabihin. Sabagat maraming nagsasabi na mahal natin ang Diyos. At naghihintay tayo ng pagpapala, ang hindi natin alam, ito ang sekreto ng pagpapala. Ang tayo ay humayo. Alam mo noon, ang paghayo, ginagamitan niya ng paa. Pero ngayon, pwede ka ng humayo na hindi ginagamitan ng paa. Amen! Gamitan mo lang ng cellphone. Gamitan mo lang ng telepono. Gamitan mo lang ng internet. Makakapag-evangelize ka na. Amen! Napakagaangay ng paghahayo. Noon ang paghahayo, sasakay ka. Magtitrain ka, magbabar mo ka, mag-i-airplano ka, mag-gym ka, magbabas ka, mag-taxi ka. Ngayon ang daling umayo. Pwede mong tawagan, pwede mong i-text para may maligtas, para ma-evangelize mo, para maimbitahan mo sa gawain ng Panginoon.
Nakikinig pa po ba tayo? Maliban lang kung magpa-plan ka ng church o magmi-mission ka, kailangan talagang gamitan mo ng paa. Pero ang paghahayo ngayon is very easy. To evangelize nowadays is very easy. Just use our cell phone. Just use the internet. And we can evangelize people. Idalidal mo natin to. As we give faithfully to God, then the Lord will bless us. As we serve the Lord, then the Lord will bless us. As we encourage others to serve the Lord and to give to God, then the Lord will give us extra blessings. But as we evangelize, another blessings will come. As we bring souls, another blessings will come. And as we encourage others to evangelize, then more blessings will come. Amen po ba? Alam mo, ang dami nating friends sa FB, sa internet. Meron tayong mga friends na 1,000. Isang share mo lang ng salita ng Diyos dyan, marami nakakabasa. So don't waste time. Aside from posting a selfie picture, please post the Word of God. Amen? Tweet the Word of God. Subukan po natin ito. Na tayo ay magbigay sa Lord faithfully. Inwento ko nga sa inyo eh. This is a true story. Yung nanay na iyon, ayaw niyang magbigay sa gawain ng Lord. Ayaw niya ng giving. Ayaw po niya. Nagdadamot po siya na ibigay ang kanyang tithes, offerings, and first fruits. Tinago niya yung pera niya sa bangko. This is a true story. Pero alam ko ba ninyo, lahat ng pera niya sa bangko, hindi niya napakinabangan. Yung hinihingi lang ng Diyos na tithes, na offering, na first fruits, hindi niya naibigay. Pinagdamot niya sa Panginoon, ilagay niya sa bangko yung pera niya. At yun ang malaking pagkakamali niya. Ang kapatid niya ay nagkasakit. At ang kapatid niya ay namatay. Nagkabangon-bangon sa utang, sa ospital, matay na. Nagkabangon-bangon pa sa utang. Nakita ko po mismo. Sapagkat nung namatay ang kanyang kapatid, bago pa ito namatay, ganun naman palagi ang maraming tao eh. Maaring malimutan ang Kingdom of Jesus Fellowship, malimutan ako kapag hindi pa mamamatay o palapag sakit. Pero matapos na iwanan ang Kingdom of Jesus Fellowship at nagpunta at saan-saan naglimalik, dumating ang time, tinawagan ako para matanggapin yung kapatid niya. Kaya pala yung bag niya, ikip-kip niya ng ganun. Yung pala ang buong laman ng bangko niya na napunta lang sa mula. Umiiling-iling ako. Eh kung binigay mo na lang sana yung ikaw, hindi na umis yan. Kung binigay mo na lang sana na yung passports, hindi pa na umis yan. Anong sabi niya sa aking pastor? Ito po lahat ng pera ko sa bangko. Winidro ko na po. Kaya pala, ganun-ganun niya yung bag niya. Nakipagkita sa akin niya sa kumang para puntahan yung kapatid niya at nakakomatos. Pero yung komatos, buhay pa ang isip niya, pinatanggap ko. And after that, yung nga namatay na yung kanyang kapatid, umos yung pera niya. Nakikinig pa kung matayo dito. Yung ibibigay lang natin yung pera na yung para sa Panginoon, mas malaki ang kapatid mo. At kung i-encourage pa natin ng iba na magbigay pa sa Panginoon, mas malaki po ang kapatid mo. Sabi nga ng isang kapat, sabi nga ng nanay sa kanyang anak, mas gusto mo bang ibayad sa ospital ang pera kesa ibigay mo yung para sa Panginoon. Metro City mo ibinibigay ang pera para sa Panginoon na pupunta lang sa ospital. Natatagpuan siya palagi sa ospital na kasuwero. Aragoy ang sakit, aragoy. Tama na ang tuso. Sabi ang nasabi ng nanay niya, yan ang mas gusto mo pa. Nanghihinayang ka na ibigay ang para sa Diyos. Pero wala kang magawa pag magkakasakit ka na, wala kang magawa kung igastos ka. Amin po ba? Itawag pa mo ba rito? Kaya ang sikreto ng pagpapala number one, ano ang sikreto ng pagpapala number one?
giving, and iba, encourage others to give. Number two, serving the Lord, and encourage others to serve. Alam niyo, laging maligtad ang Diyos. Sabi ng Biblia, ang buhay mo, gamitin mo para sa mundo, mawawala lang yan. Pero ibigay mo sa Diyos, may ahaba pa yan, o dadami pa yan. Mag-ipon kaya ng kayaman sa kayamanan sa lupa, sabi ng Biblia, kakanin lang yan ang tanga na nakaawin lang yan. Mag-ipon ka ng kayamanan sa langit, hindi maubos ang pagpapala mo. Amen. May tao pa mo ba ito? Kaya the secret of prosperity and proving our love for Jesus is to obey His commands. And what is His commands? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Baptismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Humayo kayo, Christians. Humayo kayo. Huwag ang manatili sa iyong kinakalagyan. Marami ng classmates, marami ng office mates, marami ng kamag-anak, marami ng kapitbahay, marami ng friends sa FB. Iligtas mo sila. Nakikinig po ba tayo? Sabi ko ano nakaraan at namatay yung pinsan ko, 47 years old. Ang lakas-lakas ng katawan nun, pero dahil sa paninigarili, nagkaroon ng cancer stage 4. Mabuti na lang, may Facebook na PM ako ng pinsan ko, pinatahan ko, pinatanggap ko kay Kristo bago namatay, tumanggap. Then, nagkaroon ng lamay. Sa lugar lang nila, nilamay, pinaglamayan, nagdatingan yung mga kamag-anak, kamag-anak ko, iba't ibang panig ng Pilipinas hanggang sa ibang bansa at namatay. Ayaw nilang mag-preach ako kasi ipa-religion nila. Pero dumating ako na naka-nectay. Amen mo ba? At pagdating ko roon, hindi ako nagsabi mag-preach ako. Wala. Pero pagdating ko roon, alam na nila kung sino ako. Amen. At tinanong kaagad ako na isang pinsan ko, anong oras mo gusto magsimula? Itama mo ba dito? Tingin mo kayo sa akin, kahit saan po kayo makarating, huwag niyo nga alisin ang pagiging Kristiyano ninyo. Kahit saan kayo makarating, huwag niyo nga alisin ang takot ninyo. Lalo-lalo na mga mahal mo sa buhay at nangangailangan ng kaligtasan, ititikom mo ang bibig mo. Huwag mo dapat itikom yan. At pagaling ko ron, nagtataranta yung mga pinsan ko, pati isang pinsan ko nag-aaling ng Japan. Sabi ko, mapabuti nandito ka, akala ko hindi ka makakarating ko, o nga huyay. Pero nakarating ako eh. Kain ka muna, kuya, kain ka muna. Nataranta sila, pinakain ako. Ayaw ba nila na makapag-preach ako kasi mga religion nila eh. Pero wala silang magawa kundi makinig ng salita ng Diyos. Amen? At patanggapin kay Kristo para anuman ang mangyari sa kanila ay naligtas natin sila. Amen po ba? Alam niyo, ang buhay ng tao napakaiting lang. Life is so short. Makikita mo ngayon ang lakas-lakas. Wala sa batik ng karamdaman, wala sa ospital, hindi bedridden. But all of us sa atin, makikita mo matay. And life is so short. Kaya wala tayong magagawa kundi sila iligtas ng iligtas. Ibahagi sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Kaya ayaw nila, kaya gusto nila, ibahagi sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Christians don't compromise. There's no Saint Valentine or Saint Valentine. Don't compromise. May tao pa ba dito? And showing our love to our loved ones. Giving flowers is good. But there is something more than giving flowers. And saying, I love you. Amen? If you love me, give my commands. Eh kung mahal mo mga magulang ko, i-disundin mo yung bili nila. Huwag ka muna mag-aasawa. Mag-aaral na maigi. Magtapos ka ng pag-aaral mo. Eh, yan, mas maganda yan.
cross-cross lang muna. Itaapaw mo rito. Kung talagang mahal natin ang ating bansa, abay maging law-abiding citizen tayo. Sumunod tayo sa mga batas ng ating bansa. Kung mahal natin yung mga heads, yung mga elders natin, yung matatanda sa atin, even the younger ones. Alam niyo ba, may mga kamag-anak tayo, may mga taong mas bata sa atin, nakakapagpayo ng maganda. Alam ba natin yun? Ako nga, kahit na alam ko, tinatanong ko. May mga bagay na tinatanong ako. Nagpapa-confirm nga ako eh. Nagpapa-gamay nga ako. Aamin mo ba? So if we truly love somebody, we have to obey their advices. Amen? Their commands. Yung mga payo nilang ibinibigay sa atin. At kung mahal natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang utos. At anong sabi niya sa Matthew 28:19, therefore go. Siguro siya, all authority has been given unto me. Lahat ng kapangyarihan, sabi ni Jesus, binigay sa akin. Na kanino lahat ng kapangyarihan? Jesus. Bakit lahat ng kapangyarihan ay naka Jesus? Kasi siya rin naman ang amang sumasalangit eh. Once time, papunta po ako doon sa may, yes, sa Karangita. No, yung tahanan nila Pastor Roan, nila Pastor J.I. Yung extension ng ating office. Yung mga tahanan nila Pastor Danny. Papunta ako ron. Tapos namataan ko yung mga Jehovah's Witnesses nagbabaser doon sa bahay nila Pastor Roan. Ngayon, sabi ko, ay, hindi gumagana yung master, sabi ko. Saan po kayo, sabi ko? Kung mamarapatin po ninyo, sabi sa akin. Yan po ba kayo sa loob, sabi ko? O, kung mamarapatin po ninyo at baka magbibigay kayo ng oras, nais lamang namin, mayroon kami paibahagi sa inyo. Gusto ko yun. Amen! Okay, gago. Itaong pamumarito. At ang sabi nila sa akin, pamulit-ulit ko sinasabi sa inyo, si Jehovah ay litro. Si Jesus, sakto. Si Jehovah, special. Si Jesus, regular. Si Jehovah, jumbo. Si Jesus, regular. Para sa kanila, si Jesus, Diyos din naman. Pero si Jesus ay maliit na Diyos. And that is wrong. In the book of Isaiah 44 verse 6, pakitayin mo ngayon. The Bible says, Jehovah said in Isaiah 44 verse 6, there's no other God but me. There's no God before me, and there will be no God after me. Jehovah said, Jehovah is the name of God, of the God, the Father. The Lord, not idols. This is what the Lord says, Israel's King and Redeemer, the Lord Almighty. Tingnan niyo. I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God. Kapag merong nagsasabi sa inyo na dalawa ang Diyos, apat ang Diyos, lima ang Diyos, si Jehovah ay malaking Diyos, si Jesus ay maliit na Diyos, ito ang bakitin ninyo. Wala kang dalang Bible, but I know that the word of the Lord, I am founded in the word of God. Silang tatlo ay may dalang Bible. Tatlo sila. Nag-iisa lang ako, wala akong dalang Bible. At ang sabi ko sa kanila, mali, basahin mo ang Isaiah 44 verse 6. This is what the Lord says, Israel's King and Redeemer, the Lord Almighty. I am the first and I am the last, and apart from me, there is no God. Bakit mo sasabihin si Jehovah malaking Diyos, si Jesus maliit ang Diyos? Eh, di dalawa na yung Diyos. Basahin mo yung Isaiah 44 verse 6, apart from me, there is no God. Sabi ni Jehovah, God the Father, ako ang simula, ako ang wakas. Wala na ako, wala rin darating. Ako lang ang Diyos. Tapos sasabihin ng mga Jehovah's Witnesses, si Jehovah, malaking Diyos. Si Jesus, maliit na Diyos. Ano yan? Parang soft drinks, parang shop out. Sabi ko, mali.
In the book of John 10:30 says, ang liwanag ng sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa. At ito na naman ang sagot niya sa akin, yung paborito ko tinuturo sa inyo. Sa ngayon din, sabi niya, yan ang turo ng mga kapatid sa mga iglesia ni Kristo. Magkaisa lang si Jehovah at saka si Jesus sa layunin. Sabi ko, huwag mong dagdagan. Walang nakalagay na sa layunin. Pakitayin mo nga yung John 10:30. I am the Father are one. Walang nakalagay na in purpose. Amen? Wala. Huwag mong dagdagan, kapatid, sabi ko. Pero malumanay lang ang boses ko, nakakiti ako. Tatlong labot sa isa. At ang sabi ko pa sa kanila, alam nyo ano pang mali sa inyo? Yung hawak yung New World Translation na iyan, binago nyo Bible eh. Binawasan nyo, didagdagan ninyo. Kaya meron kayong New World Translation. Ganun din ang Iglesia ni Kristo, meron lang sa Bible. Sarili lang nila yun. At ganun din ang mga Katoliko, meron silang Deuterocanonico. Ito yung mga libro na hindi tinanggap ng canon of the scriptures. Yung scholar na scripture ng banal na kasulatan, ang ginawa nila, nilagay nila sa gitna. Pero lagi silang natatalo dahil nasa gitna yung kanilang dinagdag. Ang ginawa ng Katoliko ngayon, isinama na sa lumang tipan. Yeah. Guess ninyo? Kaya yung lumang tipan nila, marami ng dagdag. Yun. Hindi na siya 39 books. May dagdag na. Noon nasa gitna, yung dinagdag nila. Ngayon, sinama na sa Old Testament. Samantalang ang Iglesia ni Cristo meron lang sa Bible, pinagitan nila yung Iglesia ni Cristo na Iglesia ng Diyos, I mean, na nagkatawang tao na ang dugo niya itinigis sa krus ng Kalbaryo. Ang Diyos, itinigis niya ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Yung salitang Iglesia ng Diyos, pinilitan nila, ginawa nilang Iglesia ni Kristo. Yun, binago nila yun. Ano-ano yung mga binago nila? Siyempre, Katoliko, dinagdag nila yung purgatorio. Kasi, sa luma at bagong tipan, sa original Bible, there's no purgatory. So, in their additional books, meron na siyempre rong purgatory. Meron na siyempre rong prayers for the dead. Amen. Kung hindi man derechahan, yun na yun, kaya kanila dinagdagan eh. Ganon din ang Katoliko at Iglesia ni Cristo, mga Jehovah's Witnesses, meron silang mga binago. Kasi nga naman, kung yung original translation na gagamitin nila, tapos sila ron, nakikinig ko rin tayo. Yeah. Amen po ba? At gusto kong sabihin sa inyo, wala nang Jehovah's Witnesses dapat ngayon. Hindi ko alam kung bakit may mga Jehovah's Witnesses pa ngayon. Dapat wala na. Isaiah 43 verse 10. You are my witnesses, says the Lord. Sino ang kausap rito? Ni Jehovah o ng God the Father. Ang kausap niya rito, mga Hudyo, Israelita. Tingin mo kayo sa akin, eto ako si Jehovah. Kayo yung mga Israelita. Sabi ko sa inyo, you are my witnesses. Israelites, you are Jehovah's witnesses. So ang mga Jehovah's witnesses lamang ay mga Israelites. Eh bakit may mga Jehovah's Witnesses pa na nagpapahay-pahay ngayon? Dapat wala na sila. You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe and understand that I am He. Before me no God was formed, nor will there be one after me. Ang liwanag ko, ang sabi ni Jehovah, walang Diyos na nauna kaysa sa akin. Wala rin Diyos na darating. Amen? Amen! Sa mga Jehovah's Witnesses, dalawa ang Diyos. Isang malaking Diyos, isang maliit na Diyos. Mali yun! Hindi nila matanggap na si Kristo at saka yung Ama ay isa. Hindi nila matanggap. Kaya sa kanila, dalawa ang Diyos.
Sa iglesia ni Kristo, si Kristo tao lang. Sa mga Muslim, si Kristo, propeta lang. Tao lang. Pero sa mga Jehovah's Witnesses, si Kristo Diyos din naman, pero maliit na Diyos. Makinig po kayo may ibig sa akin, nung si Jesus ay nasaan yung tao, pag nandito ba siya sa Project 3, siya ba ay nasa Japan, nung nasaan yung tao siya? Wala. Kasi nasaan yung tao siya? Kumakain, nagugutom, nagpupuyat, no? Nagutulog, nasaan yung tao siya? Kaya nung sinabi ni Jesus na ang Ama ay higit na dakila kaysa sa akin, totoo yun. Bakit? Kasi nasaan yung tao siya? Pero yung Ama at si Jesus ngayon, parehas lang, isa na sila, hindi na dakila ang Ama kay Jesus. Kasi isa na sila ulit. Nakikinig pa mo tayo. Ang ibig bang tunguyin, sabi nila, nung nananalangin si Jesus sa lupa, nananalangin din siya sa Amang sumasalangin, ganun ka-powerful ang Diyos. Amen! Dahil ang Diyos ay Trinity. Bago natin puntahan yung Trinity, dito tayo sa Acts 1:8. Sa Acts 1:8. Yan! We are witnesses. Witnesses of whom? We are witnesses of Christ. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses, Jesus said. Kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu, mapapansin ninyo, big letter H yan, big letter S yan. Ang ibig sabihin yan, hindi yan it. Pag sinabi mong it, saan ginagamit yun? For things. Pag sinabi mong he, saan ginagamit yun? For person, pag she. For person. No. Hindi it. Kaya kung babasahin mo ang Biblia, ang banal na Espiritu, ang ginagamit sa kanya ay siya. He. Nasa panglalaking panghalip. But when the Holy Spirit comes on you will be my witnesses. Witnesses. Wala nang Jehovah's Witnesses at dapat walang Jehovah's Witnesses. Amen! And we are Jesus' witnesses. At kung merong tunay na iglesia ni Kristo, tayo ang tunay na iglesia ni Kristo dahil naniniwala tayo si Kristo ay Diyos at nagamit ng tao. And you will be my witnesses in Jerusalem. Saan ka unang mag-evangelize? Listen very carefully. Kanino ka unang mag-evangelize? Sa pamilya mo. Lahat ng pamilya mo, mamag-anak mo na hindi born again, iligtas mo. And they are your Jerusalem. Jerusalem is your home. Jerusalem is your family. Tingnan mo ang mga kamag-anak mo, hindi maligtas. Tingnan mo ang pamilya mo, ang mga relatives mo, hindi maligtas. Lahat silang hindi maligtas, iligtas mo sila. Huwag ang papayag na hindi sila maligtas. Isipin mo ha, this is true. Kasama ko pa lang sila dati, nag-preach kami dyan sa Krami, na St. Ignatius. Yung pamangkin ko na hindi ko nakita sa tanang buhay ko. Mabuti na nga lang nagkaroon ng FB. Nagkita kami ng pamangkin ko, nasa kataon na nasa ataon na siya. Anong kinamatay? Makinig kayo. Babad sa computer. Kulang sa tulog. Kuya, pumutla ang dugo. This is true. I'm not kidding. Samaya na kain ng hotdog na walang sustansya. Puro asin. Patay yung pamangkin kong 15 years old. Wala naman tayong magawa kundi puntahan. Sinama ko sila. Nag-service kami. Kapitbahay, kamag-anakan, iba't ibang lugar, iba galing na ibang bansa. Walang magawa kundi ibahagi sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Ayaw mo nila o gusto nila, kinakailangan ko i-preach ang mabuting balita ng kaligtasan.
Because they are my Jerusalem. Save your life, loved ones. Evangelize your loved ones. Lagi mo kang sinasabi sa inyo. Ito sila. Dumating sila at may pagkakataon na ibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. Hindi dumating ang lingkod ng Diyos. Nariyan ka na. Born again ka. Tumayo ka na. I-preach mo na sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Sa katotohanan, ikaw ang dapat mag-evangelize sa kanila dahil na mag-anak mo sila. Amen! Hindi ko sila kaano-ano, ikaw ang dapat na magligtas sa kanila. May tao pa kong barangkong. May tungkulin ako na gampanan. Ang dapat kong gampanan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, minsan physically, bumibigay din tayo. Minsan marami rin tayong batay na kinalalagyan. And we have all some feelings. Nothing more than feelings. And sometimes our feelings disagree, no? Itama ko ba rito? At nariyan ka na. Ano pang gagawin mo? Ba't di mo ibahagi sa kanila ang mag-ibig ni Kristo? Kaya nang papunta ako ng Hillcrest Bank, sabi ng pinsang kong babae, Kuya, ayaw nila, ima-religion nila, hindi ka makakapag-Kristo. Tahimik lang ako. At dumating ako, naka-necktie ako, naka-jacket ako kasi malamig. Pero nakalito yung necktie ko. Magaling ko ron. Anong oras mo gusto magsimula? May kakapag ko ba dito? Tingin po kayo sa akin, dapat alam nila, born again ka. Dapat alam nila, Christian. At dapat palagi mong ibinabahagi sa kanila ang pag-ibig ni Christ. Life is so short. Pagkatapos namin mag-preach doon sa may St. Ignacio sa Mikrami, nakita ko yung mga kamag-anak ko na kung hindi ko sila makikita, hindi kami magkakakilala. One time nga, may kumontak sa akin sa FB. Ang tawag sa akin, Pastor. Sabi ko, sige, sino ka? Anak ko ako ni ganito. Ah, okay, minsan ko pala. Nagiginig ko kung ba tayo. Kung hindi kami magkikita-kita, minsan sa totoo lang, aminin natin to. Nakikita natin ating mga mahal sa buhay pag may patay. Tama? At sa araw na may patay ang nakita-kita kayo, hindi man ako dumating, o late man ako, tumayo ka na at mangaral ka na. Nakikinig pa mo tayo. Ibahagi mo na ang pag-ibig ni Kristo. Sayang sila. Dapat lagi kang may dalang tracks para bahaginan sila ng muli. Ngayon ha, pagkatapos mong mangaral, pintuhan kami, o kumusta, sa kasama ngayon, kuya sa Saudi ako. Ang lakas ng katawan niya, ang gandang lalaking tao sa kilo. Katapos-tapusan, ilang months lang, bumalik ng Pilipinas, ang payat-payat na stage ng cancer. Siya naman ang patay. Sipin. Nakikinig pa ko tayo. Mga minamahal, ang ating mga mahal sa buhay, hindi natin namamalayan na nakakamatay na ng Diyos na. Ngayon nga, pag may mga naghihingalo, madali mo na mapatanggap eh. Sige, ibigay mo sa kanya yung cellphone, patatanggapin mo siya. Yes. Ipapag-pray mo siya. Brethren, do you want blessings from the Lord? Number one, give faithfully. Do you want extra blessings from the Lord? Encourage others to give faithfully. Do you want more blessings from the Lord? Serve the Lord. Extra blessings from the Lord? Encourage others to serve the Lord. And do you want more blessings from the Lord? Evangelize the lost souls. Simulan mo ito sa kamag-anak mo sa Jerusalem. You will be my witnesses in Jerusalem. Bakit? Taga-saan ba sila? Taga-Jerusalem sila. Taga-Jerusalem sila. At doon yung mga kamag-anak nila.
anong sabi ng Panginoon sa demon possessed kung naalala niyo yung turo ng Sunday? Anong sabi ng demon possessed na deliver? I want to join your missionary journey. Iparaprise natin, I want to become your attendant. I want to become your aid. I will go with you and I will help you wherever you go. Good, Jesus said, paraprise. But, not now. Go to your loved ones and evangelize them. Brethren, napakabait ng Diyos. Ang lagi niyang gusto unahin mo na para maligtas ang iyong mga mahal sa buhay. Jerusalem. Jerusalem. Isipin mo ang lakas niya, ang gandang lalaki, ang tango sa ilong, may bigoting gano'n. Kumusta? Sabi ko, Ben, iba na pangalan mo? Araw niya gano'n pala. Oo nga ko yun. Tatapos-tapusan siya naman yung patay. Misang kahit anong galit, kahit anong samahan ng loob mo sa mga kamag-anakan mo, please patawahin mo na sila. Kung meron mga ibabaon sa puso mo, hindi yung samahan ng loob sa kanila, kundi pagmamahal sa kanila. At kung meron mga ibabaon sa puso mo, hindi yung maling ginawa nila, ibaon mo sa puso mo yung magandang ginawa nila. Kasi pag nakabaon sa puso mo ang samahan ng loob, hindi mo na sila i-evangelize. Ang prayer mo, makamatay na kayo. In Jesus' name. Malupit kayo in Jesus' name. Iyan ang magiging prayer mo. Be like Jesus. Father, forgive them. Huwag tayo na pinawatayan. Nakikinig pa ko ba tayo? Napakabait ng Lord. Ang una niya gusto i-evangelize natin ang ating mga mahal sa buhay. Rarin na. Your Jerusalem is your loved ones, family, and relatives. Evangelize it. Before it's too late. Before it's too late. Misan, nanay mo, kasama mo na sa bahay, hindi pa ate, nag-iinarte. Mabuti pa, kadinahan mo na. Magpapahiwan ka pa. Misan, mga anak mo, nag-iinarte. Kadinahan mo na. Nagay-inarte ka tayo mo. Kataw pa mo ba rin? Ang muna natin dapat ay evangelize ang ating mga mahal sa buhay. Our Jerusalem is our lovers. Tingnan mo ang mga mag-anak mo hindi baligtas. Yung bumabati ng mga Happy Valentine's Day, yun ang mga hindi baligtas. Ay kung mga born again na bumabati ng Happy Valentine's Day, baka hindi ba baligtas? O baka nangangailangan ng revival? Your Jerusalem is your loved ones, your family, and your relatives. Iligtas mo sila ang bagay maging bago, maging muli ang lahat. May tao pa ko ba rito? Next! In all Judea and Samaria. Judea and Samaria are your friends, your neighbors, your classmates, your teachers, your office mates, those who are under you, your subordinates. Nakikinig pa ko ba tayo? Amen mo ba? Yung mga Judea at Samaria, yan yung mga classmates mo, yan yung mga office mates mo, yan yung mga teachers mo, yan yung mga tinuturuan mo. Amen? Yan yung mga kapitbahay mo, yan yung mga kaibigan mo. They are your Judea and Samaria. Ready, Dan? I will evangelize my Samaria. And who are my Samaria? My classmates, my teachers, my students, my neighbors, my friends. They are all my Judea and Samaria. Amen? May tao pa ko ba rito? Kaya dapat maligtas mo yung mga kaibigan mo. Maligtas mo yung mga classmates mo.
Maligtas mo yung mga office boys mo, yung mga teachers mo, yung mga tinuturuan mo. Don't waste time. Minsan marami tayong magagandang pangarap sa ating mga mahal sa buhay. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ako against na magbigay ka ng bulaklak at regalo, gawin mo yan. Dahil baka ibigay mo, huwag mo ibigay na pagpatahin na, ibigay mo ngayon na. Kaya si Diyos, pag may mga dalang bulaklak sa amin, tumatuma ako eh. Minsan, binibigyan kami ng mga pagkain niya, papatikman mo ito, ang sarap. What's that food for the gods? How much? 50 pesos, ganyan. As it's small as that? Yes. What's that, Joshua? Macarons, how much? 500? 500? Ang lilingin. Oh, good, good. Pero minsan yung mama niya, hey, Joshua, ang mahal niya. Sa dibisyon na tayo, may mas mura. Alam mo, hindi ko binibigay na si Joshua na lagi siyang may dalang pasalubong, 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 pasalubong. May bulala siya palagi, dala kung ano-ano niyang pasalubong. Because it is his way of showing and saying, I love you. Amen? Eh, kailan mo para sabihin niyo, I love you, kailan mo pabibigyan ng bulala? At saka promise yung mga mahal mo sa buhay, pagpatay na. Kaya yung alalahanan mo mahal mo sa buhay, hindi ako against yan. May tao pa ho ba dito? Kailan na kesa namang nasa libingan na may dala kang corona? Ito para sa'yo. Wala na. Ibigay mo na ngayon yung bulaklak. Magbigay ka na ngayon yung bulaklak. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ganyan yun eh. Kaya nakakataw sa Diyos o nakaka-bless. Misa may mga dalang to, yung mga product, mga produkto sa gilid ng US, dinala-dala niya yun eh. Taka-pover ito, pinapalipag ng mama niya sa UP kasi nga, dislisted. Sa USC lang, pwede na siyang mag-scholar eh. Dislisted siya, mataas siya grade eh, ayaw na eh. Gusto niya magbayad ako eh. Hindi po ito pagmamayabang, pinapalipag ng mama niya sa UP. Punta ka ng UP, yung grade mo, napasok niya yung scholar na ron. Eh, alam ng mama niya yung kasi graduate yung mama niya sa UP. Eh, ayaw nga niya eh. Gusto niya, nagbabayad kami. Kaya kaya ililipat ko na kati na yun, mas malaking bayad doon. Mas malaking naman sa amin. Diba? Kaya ililipat ko siya. Kita ko ako ba rito? Pero tinatanong ko siya eh. Eh baka naman Diyos, gusto mo maging photographer. All is well. Kaya, yung bigyan natin ng ating mga mahal sa buhay habang buhay pa sila, gawin natin ng maraming bagay sa kanila. Huwag natin, habang buhay pa ang ating mga mahal sa buhay, huwag mo yung pagkain lang namang pwedeng ibigay mo sa kanila. Huwag mo yung pagkain. Dahil pagpatay na sila, it's late. Huwag ka namang hinahin. Huwag ka namang hinahin. Ano ka, napakamahal niya. Magdivisorya na lang tayo. Mas muna. Ito, pauwa rito. Magdivisorya kayo. Tinoy niyo yung divisorya. Walang masama sa divisorya. I'm not against divisorya. Even ukay-ukay. I'm not against ukay-ukay. But please, don't stay in divisoria and don't stay in kayo. Magbukas ka. Nakikinig pa ko ba tayo? Magbukas ka na ng puso, magbukas ka ng kaisipan. Eh, minsan nga, alam mo, nakaka-bless niya eh. Alam mo, yan, ito yung cellphone ko. Eh, at ito na yung Bible ko eh. Dati ang laki-laki, kung wala akong cellphone na ganito, eh dito na yung Bible ko. O, ayan na yung Bible ko. Nakikinig pa ko ba tayo? Eh, nung unang panahon, yung bag ko, ang laki ng Bible, ipigpig ko palagi yun eh. Eh, ngayon, eto na siya. Eto na yung Bible ko. Ngayon, pag tinatamad ako, pag
Isipin mo yung cellphone, makikinig na lang ako. Narinig niyo? So he came running to Simon Peter and the other disciples, the one Jesus loved, and said, they have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him. Oh, so, salamat. Sige, kaya namin, narinig niyo? Kaya gusto na kita, magtanakamot ako? Oh, please read the Bible for me. Sarap. Para ako si Mr. D. Nasarap na pagpupan. Nakikinig pa po tayo. Ang sarap ng buhay. Dito na yung Bible mo. Kung ayaw mo basahin yung Bible, siya magbasa para sa'yo. Makikinig ka lang. Nalungan ninyo? Napakabuti ng Diyos. Kita ka pa ba rin po? Tama yung sinabi ko eh. Bago ako mamatay o bago mag-rapture of the church, lahat ng ganda, lahat ng sarap, lahat ng saya, yung tunay na ganda, tunay na saya, tunay na ligaya, na ibinibigay ng Diyos sa mundong ibabaw na ito, matitikman ko. Amen? Eh, bumabuti. Akala ko nung nakaraan, maganda na yung sermon ko. 30,000 na yun eh. Eh, may mas maganda pa pala. 36,000. Baka may mas maganda pa rito, baby, din yung mga bigyan. Kasi mas maganda pala yung gamit mo, mas okay pala eh. Nakikinig ba mo pa tayo? Eh kailan mo pa ipaparana sa mga mahal mo sa buhay ang magagandang bagay, masasarap na bagay, pagpatay na sila? Pwede na hinihingi mong cellphone. Ito na. Ito na hinihingi mong sapatos. Isuot mo na. Bigla ka tinaas, wait. Hindi pa na ikaw. Nakakapa mo ba rito? Kaya kung talaga mahal mo yung mga mahal mo sa buhay, ngayon mo na sabihin, di ba? Ngayon mo na gawin, ngayon mo na ipadama. At yun ang isang karakter ni Joshua. Laging may dalang regalo, bulaklak, kung ano-anong laging niyang dala. Papatay siya. Lalo-lalo na sa mama niya. Mama. Si Joseph naman, sobrang yung pagmamahal sa akin. Paano naman pinapakita ni Joseph ang pagmamahal niya sa akin? Pasalubong! Ganyan siya magmahal. May bago na siya. Yung susundo sa kanya, hihingi pa siya. Hihingi pa ng pasalubong. Sa loob na isang araw, ang laki ng gastos niya. Grabe! Ganyan siya magmahal. Eh si J.I. naman, paano siya magmahal? Hindi nagsasabi sa akin yan. Doon lang nagsasabi sa mama niya yan. Bukulong sa mama niya. Mama, may palihangan niya ganito. Yung mama naman niya pumunta sa akin, Papa, may palihangan siya na ganito. Sa akin din yung pagsakit. Kaya na nakaraan nagsasalita si Pastor Raging, Papa, Singapore, MGM. Sabi ko, ha? Tapos wala, eh, may pakinggan ko kayo. Ikaw nang pahala ko. Ipag-pray mo niya, nang pahala ko yan. Kaya, ang inyong mga mahal sa buhay, hindi kanya-kanyang paraan. Para iba na ba ipakita ang pagmamahal. Pero pinakinggan ko rin. Kasi baka nga naman totoo yung sinasabi niya eh. No? Baka nga naman bukas nasa Singapore na eh. Hindi ko rin masabi yung hindi. Kulang na nasa Singapore. Kami nito ka nga rin. Alam mo, Singapore na kasi mo. Hindi
Jack lang yan. Nakakamalti po rin, di ba? Eh, sabi ko, sana hindi ko nga makinig yung mamagin ko. MJM daw siya. Pero, hindi mo rin masabi. At totoo lang. Kasi marami tayong pinapangarap panaginip lang mo. Eh, totoo na, no? Totoo na. Noon panaginip lang. Pero ngayon, totoo na eh. Amen? Ano sa masa ko? Ano sa masa ko? Kaya nga kanina sabi ko, Lai, sisiilay tawag ko sa kanya, Lai, ito ba yung kotse mo? O ito, ito, pasto. Naunahan mo ba ako? Bakit pumapaya? Hindi. Kasi darating sa akin, mas maganda. Maklase yun. Malaki ka, ha? Pambundok yun. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sino ang ating Jerusalem? Ang ating lovers. Evangelize of Jerusalem. Number two, our friends, our neighbors, our classmates, office mates, teachers, etc., etc. These are by our Judea and Samaria. Samaria. Then, hindi pa tapos to the ends of the earth. Listen very carefully. Pinapauna ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay. Pero ang dinais ng Diyos na manatili ka sa mga mahal mo sa buhay. Kailangan din iligtas mo rin. Pati classmates mo, office mates mo, teachers mo, students mo, friends mo, kinakailangan mo silang i-evangelize. Pero hindi ka mo rin dapat manatili riyan. Dapat lahat ng tao ay iligtas mo. Magkaroon ka ng puso na iligtas ang lahat ng tao. To the ends of the earth. Ngayon ang dali na na makapagligtas to the ends of the earth. Sa baba ng paraan, through internet, through cellphone, through telephone, through Skype, through Bible, through Facebook Messenger. Basta naka-wire may ka, wala nang bayad yan. Ang dali ng mga pag-evangelize. Nanginginig po ako tayo to the ends of the earth. Matthew 28:19, go and make disciples of all the nations. You are my witnesses. Pakisabi niyo sa mga Jehovah's Witnesses. Mga Jehovah's Witnesses na yung we are Christ's Witnesses. Wala nga. Ang Jehovah's Witnesses, mga budyo lang yan. Isaiah 43 verse 10. Pero ang Acts 1:8, we are Christ's Witnesses. Sabi nila, walang Trinity sa Bible. Ito sabi ko. Walang word na Trinity sa Bible, sabi ng mga Jehovah's Witnesses. Sabi ko, eh yung word na Bible, nasa Bible ba? Yung word ba na Bible, nasa Bible? Wala. Ano ibig sabihin ng Bible? Isang libro, binubuo ng marami libro. Ilang libro ang Bible? 66. One book composes of many books, and that is the Bible. Trinity means one God in three persons, and that is Trinity. Ang salitang Bible, hindi mo matatagpuan sa Bible, pero Bible yan. Ganun din ang Trinity. Matthew 28:19. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father. In the name, ilang pangalan? Ilang pangalan po? Isa. Isang pangalan. Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at Banal na Espiritu, isang pangalan sa tatlo. Three in one, and that is Trinity. Nakikinig po ako ba tayo? That is Trinity. Three in one. Sabi nila, walang word na Trinity sa Bible. The word Trinity cannot be found in the Bible. But the word Bible also cannot be found in the Bible. Tama?
Because Bible means one book composes of many books. And Trinity means one God and has three divine persons. Ano ibig sabihin ng persons? Tao, hindi. Ang ibig sabihin nun, may buhay, may isip, may kaunawaan, may damdamin, hindi manika, hindi maniki. Di ba meron niya sa mga mall, yung mga nakatayong ganyan, di ba? Bigla kakalamitin ka, tapos paparap ang picture, tapos lalagyan mo ng ano, ng love gift, lalo na sa Eastwood, marami niyan eh. Di ba? Nakatingin ngayon, di ba kayo nakikita, no? Yung mga naka-ano sila, naka-costume sila, nakawayan ka para magpa-picture-picture kayo, tapos meron silang mga box dyan para mag-abuloy ka sa kanila, magbigay ka sa kanila yung nagsahog nila. Lalo sa Eastwood, marami yan eh. At sa Boracay din pala, marami yan eh. Iyon, hindi mga manikin yun. Persona sila. Kasi meron silang damdamin, may puso, may kaisip para pamanawaan. Nung nasa Boracay kami, marami sila. Pero meron isang mga mataas, manikin talaga yun. Ginutuwa yun kasi hindi gumagalaw eh. Pero yung mga iba, totoo talaga. Gumagalaw sila. Nakikinig pa kung ba tayo. Ewan ko sa ibang bansa, meron na, pero marami corner, tumatuwa sila. Amen po ba? So, ang ibig sabihin ng persona, a personal being is one who has intellect, will, emotion, and feeling. And that is a personal being. Is one who possesses will, intellect, emotion, and feeling. Ano yung feeling? Pandama. Ano yung will? Kaunawaan. Ano yung emotion? Pares din ang feeling yun eh. Diba? Yun na tayo. Ganon ang persona. Persona ba tayo? Yes. Ang Diyos ba persona? Yes. Tayo ang kawagis, kamukha tayo ng Diyos. Amen? May tao pa mo ba dito? We were created in the image and likeness of God. Ngayon, ang paniniwala ng mga Jehovah's Witnesses, ang Holy Spirit, lakas lang daw pwersa. Parang sa motor, gasolina lang daw yan. Hindi tatakbo ang motor nang walang gasolina. Pero tingnan natin, kung yan ay gasolina, o motor lang, o power lamang, eh bakit kasama sa Trinity? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ang Ama ay Diyos. Ang Anak ay Diyos. Tapos ito kahilera nila, power. Diyos power. Ano yun? Nakikinig ko kung ba tayo. Gawa 13:1 at 2. Gawa 13:1 at 2. Kayo naman kaya ang bumasa. Ikaw naman kaya ang bumasa. Elmi, ikaw kaya ang bumasa. O sige na mabasa. Ay magaling. Sige na. Basa. Antioch, there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon, called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, the Holy Spirit said, ano sa Tagalog yun, the Holy Spirit said, ano sa Tagalog yun? Sinabi na, Espiritu. Ang power ng salita? Ang gasolin ng salita? Ang kapangyarihan ng salita kapangyarihan? Ang pwersa? Does the force speaks? Does power speaks? Does gasoline speaks? No! The Holy Spirit said. Kung siya'y nagsalita, ano siya ngayon? Loro. Nagsalita siya eh! At ano sabi niya? Basta ulit. Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Ihiwalay niyo sa akin si Barnabas at saka si Saulo. Si Saulo, iyan ang unang pangalan ni Pablo bago siya naging Saulo. Si Joseph, pinalitan ginawang Barnabas.
si Saulo ginawang Pablo. Sabi ng Holy Spirit, ihiwalay niyo sa akin si Barnabas at saka si Saulo. Ihiwalay niyo sa akin. Nagsalita! Ang paniniwala ng mga Jehovah's Witnesses, ang paniniwala ng mga Iglesia ni Cristo, at iba pang relihiyon, ang Holy Spirit, lakas lang! Kung lakas lang yan, ay ba't nagsalita? Hello? At ang sabi niya, ihiwalay niyo sa akin ang dalawang ito para sa gawain itinalaga ko sa kanila. The Holy Spirit speaks and the Holy Spirit commands. Nag-utos siya and the Holy Spirit ordains. Inordinahan niya ang dalawa. Kasi ang calling nila noon, ang kanilang calling nila, noon ay prophets at saka teachers ang calling nila. Sa gawa 14:14, write down. Sa gawa 14:14, iba na ang calling nila. Apostles na sila. The Holy Spirit ordains them. Kaya sa gawa 14:14, kaya mo ba yun? Apostles na ang tawag nila. Apostles na. Nakikinig pa ba tayo? Ilan ng Diyos? Isa. Na mayroong tatlo. Ano yung isabihin ng persona? May isip, o may kaunawaan, may damdami, may desisyon, may kalooban. Yan ang persona. Hindi manikin, hindi manita. Ito ay ruler, persona ito? Hindi. O, hindi naman nasasaktan yan eh. Sinong class mo? Ayos mo ba? Hindi persona yan. Ito persona? Sinong class mo? Wala, sabi niya, persona. Sabi niya, wala, siya po, nakikinig yung nanay niya eh. And then, wala talaga yan, kahit nakikinig yung nanay niya, wala talaga yan. May tao pa ko ba rito? Persona. Which when the apostles, Barnabas and Paul, nakikinig pa po ba tayo? Ano na ang calling nila? Apostles ka. Tamaas. Tingin kayo sa akin. Iyan dapat ang calling mo pataas. Hindi pababa, hindi pataas. Pataas. Kaya minsan nagigitara kami. Yung mga gitara, tinutuan ako. Kasi I started as a guitarist in the church. I was once a member of the Praise and Worship Ministry. Pero tumaas ako. Dapat pataas tayo. Hindi pa atras. Dapat hindi tayo Michael Jackson. Dapat papaporward tayo. Huwag kang papayag na yung tawag mo pababa. Dapat pataas. Hindi yung maatras. Lagi tayong ihilain ng Diablo, mababa. Huwag kang mabayan. Gusto ko sabihin sa inyo, kung sino yung mas masisipag, yan ang gustong atake ng Diablo, mababa. Kaya dapat yung mga masisipag pinapag-pray natin at hindi i-encourage natin. Yan ang gustong atake, mababa. At pag hinahatak tayo, mababa, ng Diablo, natin papayan. Si Pablo at si Barnabas na siya mga guru at propeta. Pero tingnan sila ng Diyos. Malamang ang propeta ron. Prophets and teachers ron. Hindi na malamang kung sino sa kanila. Tinasa sila. Apostles na sila. Balikan natin yung Acts 17:1-2. There were prophets and teachers. Malamang ito, prophets. Prophets. Prophet. Sino pa kaya yung mga prophet yan? Sino ang teacher yan eh? Sino pa kaya yung teacher sa kanila? Dahil prophets and teachers. Sila yung mga prophets and teachers. Pero sino ang teacher yan? Then he promoted by God into apostles. Nakikinig po ako ba tayo? Kaya pag nakikita mo tinataas ka ng Diyos, magpataas ka. Pag pinapaiwanan ng Diyos yung pwesto mo sa ministry, pinapataas ka ng Diyos, give way, papasukin mo sila.
At gusto ko sabihin sa inyo, ang nagtatalaga sa pwesto ay hindi tao, Diyos. Ang Holy Spirit ay nagsalita. Ihimulay niyo sa akin si Barnabas at si Pablo. Itinalaga ko sila para sa babae. Amen po ba? Hindi may pwedeng wala tayong tawag eh. Meron. Kung gusto mo makarap, talagang mahal mo ang Lord, number one, ipakita mo. Diba? Ang paraan, magbigay ka faithfully. Pangalawa, mag-serve ka faithfully. And thirdly, mag-evangelize ka. Magligtas ka ng kaluluwa. Lalo na mga mahal mo sa buhay, hindi paligtas. Huwag kang papayag. Nang mga mamatay sila, hindi sila papasok ng langit. Maglagay mo ng langit, nandun ka sa langit, mga mahal mo sa buhay, nasa impyerno. Sumisig, ang mga kapitbahay mo, diligtas. Nagiginig ko mo tayo. Kaya yung mga kapatid natin nasa ibang bansa, nariyan ka rin as a missionary. Number one. And number two, nariyan ka rin para magpadala ng iyong tithes and offerings sa First Cross dito. Kasi marami tayong mga manggagawa nagbibigay ng buhay na kinakailangan natin sa porta. May mga binabayaran tayong church, radio at TV. May mga trucks tayo na ginagasto sa conferences, crusades, missions na ginagasto sa amin. Marami tayong mga kapatid na nagmamahal sa Diyos. Na kung magkamit siya ng kamuhayan nila, ay ganyan lang. Ikaw po nila kapanyaso lang. At ikaw ay pinagpaala na ulo na dito sa Pilipinas sa ibang bansa. Ibigay mo siya lang ito. That is one way of serving the Lord. You that are watching and listening out there, if you have been touched by this ministry, by the teaching of the man of God, give and support of this ministry. And God has a promise the Lord will bless you abundantly. Kaya maglilipad kayo ng ibang bansa. Alam mo, magligtas ka ng kaluluwa yan. Pangalawa, itayo mo yung kingdom of Jesus Christ. Nung nagturo nga ako sa kamarano ng nakaraan, sabi ko sa isang kapatid, o kala mo lilipad ka ng ibang bansa? Naantala mo, pastor eh. Pero lilipad ka, o po. Maglipad mo ng ibang bansa, at alam mo gagawin mo. Ano mo yun? Number one, itatayo mo ang kingdom of Jesus Christ. Number two, tapat kang magbibigay sa kingdom of Jesus Christ. Diretsahan niya. Hindi ko mo sinabi sa kanya, baka gusto mo pa akong bigyan, kasi iba naman siya, iba naman ako. Noong nakaraan, sabi ni Pastor Rokoan, o, babalikan na pala ng Pilipinas. Bila mo si Pastor Rokoan. Sabi ni Pastor Rokoan, huwag na. Sabihin mo, bigyan na lang ang Diyos, huwag na, huwag na lang ako. Pero kung matapos bigyan ng Diyos, kasi huwag na, bigyan ng babaw. Pwede pa rin. Baga ba ito magkakamisa, babaw na ako. Kung gusto pagdagdagan, pwede rin. Pero sabi ko, ayaw na akong bigyan. Bigyan na lang ang Diyos. Masaya na ako. Amen? Amen po ba? Okay na yun. Ngayon, malapit na tayong magwakas. Ang malamang dito na tayong magwakas. Sa aklat ng Colossians 1:15-18, basahin natin. The Son, tingnan niyo ha? The Son is the image of the invisible God. Ang anak, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Sabi ni Pilipi, Panginoon Jesus, ipakita mo sa amin ng Ama. Makita lang namin ng Ama. Satisfied na kami. John 14. Philip said, show us the Father. And we are satisfied. And Jesus said, Philip, ang tagal na natin magkasama. Ako at ang Ama, iisa. Ang nakakita na sa akin, nakakita na sa Ama. Juan 14. Kaya sabi ng Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ngayon, the firstborn, pakisabing firstborn, over all creations, siya ang panganay sa lahat ng nilikha. Nakikinig pa po ba tayo? Ngayon, ang mga Jehovah's Witnesses at ibang religion,
dahil may word na panganay, ang akala nila unang nilikha. Pagpanganay, sinang panganay sa inyo? Taas ang kamay. Yung panganay. Sinang panganay? Yan, panganay. Bilang panganay, sino yung masasabi mong head? Ikaw, di ba? The word firstborn is not literal na sila'y magkakapatid. O, nakikinig-kinig pa ko ba tayo? O panganay na nilikha. Ang ibig sabihin ng firstborn is head or beginning. Paano mo ba? Paano mo siya maiintindihan? Based on the context. Ano sa English ang mahal? Taas ang kamay. Yung makakasagot, meron ako rito 500. Nandiyan lang ito, ibibigay ko po ito. Ano sa English ang mahal? Kabuhoy. Dadagdagan ko pa ng 500. Lapat o bawi? Dadagdagan ko pa. Ano sa English ang mahal? Ha? 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 Mali. Expensive. Mahal, Tagalog pa rin yun eh. Hindi, ito to. Ano sa English yung mahal? Daya! Love? Expensive. Mahal. Kaya, aking inakit sa libo ko. Kasi wala naman ako sa libo eh. Kaya yung paibigay. Wala, wala ako sa libo ko. Wala. Meron ako ito. Yung binigay ng ako. Isang libo. Naghihintay pa ako ng mga ilalabi pa ng mga padala. Ganito yan. Ang kahulugan ng praise or parela o salita ay nakabase sa pag-usap sa sentence. Hindi mo pwede iwalay. Firstborn of all creations. Yung salitang firstborn, panganay, saan ginagamit yun? Sa magkapatid. Kaya yung firstborn over all creations dito, hindi siya panganay sa magkapatid. Ang ibig sabihin dito ng firstborn ay head or the beginning. Siya ang simula, siya ang nasa taas, siya ang head. Tingnan natin. For in Him. Sino yung Him? Si Jesus. All things were created. Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Nilikha para sa Kanya ang para mula sa Kanya ang para sa Kanya. Nilikha ba siya o hindi? Hindi siya nilikha. Ang lahat ng bagay ay nilikha para sa Kanya at mula sa Kanya. Hindi siya nilikha. Tuloy. He is before all things. He is before all things. The firstborn before all things. Siya yung simula, siya yung beginning eh. Siya yung firstborn. Before all things and in Him all things hold together. He is the head, the firstborn, the beginning of the church, the body. He is the beginning, you know, the beginning, oh, and the firstborn from among the dead. Siya yung firstborn from among the dead. Bakit yung ginamit na firstborn from among the dead? Tayo ay magbabangon mula sa mga patay. Tama. Pagbangon mula sa mga patay, papasok tayo ng lahat. Sino ang naunang nagbangon mula sa mga patay? Si Jesus. Kaya firstborn siya. Yun ang ibig sabihin ng firstborn. Hindi siya. Sino ang unang nilikha ng Diyos? Sino ang unang nilikha ng Diyos? Si Adam. Hindi si Jesus. Isa sabihin nila, may mga nilikha pa ang Diyos, mga angel. Yung angel, nilikha ng Diyos. Pero si Jesus, hindi nilikha. Siya ang manilikha. John 1:1 verse 3. John 1:1 to 3. John 1:1 to 3. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Ano ang Word? God. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Naroon na siya kasama ng Diyos. Hindi lang siya
was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay ginawa. Hindi siya ginawa ng Diyos. Siya ang Diyos na gumawa, lumikha ang lahat ng bagay. Ito, makinig niyo sa akin. Ito ang technique ng mga maling religion. Pagtalo mo na sila, iibahin nila ang istorya. Ilalayo ka nila. Huwag kang papayag. Talo na sila eh. Ibalik mo sila. Ibalik mo sila. Nakuha ninyo? Kasi ililigaw ka nila. Ilalayo ka nila. Ililigis ka nila. Sanay na po ako yan. Once na sila natatalo ko na, ang gagawin nila, iibahin nila usapan. Papakinggan ko lang sila, ibabalik ko lang kung ano sila rito. Nakikinig pa po tayo. Ganyan sila manlaksin. May tao pa po ba rito? At dito na po ako magbabukas, tapos na po ako. Sabi nga ni Sir Jenilin kanina, nagbigay ako ng may katapatan sa Diyos, pinagpala ako. Tama. Mas lalo pa ako pinagpala nang ako'y naglingkod sa Diyos. Tama. Pero mas lalo pang pagpapalain ng Diyos, hikayatin mo pa ang iba na maglingkod at magbigay. Extra blessing. Pero kung gusto mo ka ng pagpapala, itagdag mo pa ito. Huwag ka lang magbigay. Huwag ka lang maglingkod. Hikayatin mo silang magbigay. Hikayatin mo silang maglingkod. At pangatlo, magligtas ka ng kaluluwa. At hikayatin mo silang magligtas ng kaluluwa. At sa ayaw mo sa gusto, paapawin ang Diyos ang biyaya. Sobrang biyaya. Tama ang sinabi ko, isang araw ako ang pinakamayaman sa aking dalawang bisos sa Diyos. Kung sino ang mas malaking nagbibigay, siya ang pinakamayaman. Kung sino ang mas nag-iingkarin sa magbigay ng malaki, siya ang pinakamayaman. Kung sino ang nag-serve ng gusto ng malalim, siya ang pinakamayaman. At nag-iingkarin sa marami na mag-serve ng gusto, siya ang pinakamayaman. At kung sino nagliligtas ng marami, nag-iingkarin pa sa marami magligtas ng kaluluwa, siya ang pinakamayaman. Ang pangalawang pinakamayaman sa kanyang fellowship, ituro mo katabi mo. Tabi mo ikaw. Ituro mo. Ikaw. If you love me, keep my commands. If you love me, keep my commands. Kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga utos. At ang mga utos ng Diyos, give faithfully, serve the Lord, and evangelize. Deuteronomy 7:9. Know therefore, that the Lord your God is God. He is the faithful God, giving His covenant of love to a thousand generations, to those who love Him and keep His commandments. Pag ikaw ay nagmahal sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos hanggang sa ikasampung generasyon, hanggang sa thousand generations mo. Ang first generation ko, tatlong anak ko. Pag magkakaanak sila, second generation ko na yun. Pag magkakaanak pa sila, third generation ko na yun. Ang sabi ng Biblia, kung magiging masador na ako sa Diyos, pagpapalain ang lahi ko, ako ng thousand generation. Kaya naghihirap ang Pilipinas kasi marami tayong ninuno hindi masadorin sa Diyos. Kung magiging masanurin lang sa Diyos ang mga Pilipino, hindi maghihirap ang ating bansa. Kinakailangan turuan ang Pilipinas, pati ang buong mundo, na sumunod at magmahal sa Panginoon. Amen? Nanginginig po ba tayo? If you love me, keep my commands. How can we prove to God that we love Him? How can we show to Jesus that we love Him? Number one, keep faithfully. Secondly, serve the Lord. And another one, evangelize the nations. Simulan natin ang ating mga Jerusalem. Huwag ka na maghintay pa na mag-i-evangelize sa mga mahal mo sa mga ito. Wala ka nang inaasahan pa, wala ka nang hihintay pa. Marami tumulong sa iyo, pero may isa lang. Amen? So tayong lahat ay tumayo. Kaya kung sa oras na ito, hindi ka pa nagbibigay ng may katapatan sa Diyos. Ibigay mo na ng may katapatan sa Diyos. Sa gamatapos, ibigay mo na may katapatan ng iyong tayo sa Marikot at First Corinthians.
Hindi mo pa hawak ang pera. Pero once na hinawakan mo ang pera, ibigay mo para sa Panginoon. Pangalawa, meron kang talento. Huwag mo ipagkait ang talento mo sa Diyos. Ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. Kanya-kanya tayo ng talento eh. Parang isang katawan niya eh. Merong mata. May bibig, may paa, may tenga. Kanya-kanya ng trabaho. Ganun din ang bawat sa ganun din tayo lahat. Ipagamit natin ang ating talento sa Panginoon. Ipagamit natin ang ating buhay sa Diyos. At ang pangatlo, magligtas tayo ng kahirapan. Napakaganda ng sinabi ni Sir Gettling, naging tapat ako sa Diyos, pinagpala ako ng Lord. Pero kung naglingkod ba ako, mas pinagpala pa ako ng Lord. Itagdag pa natin ito. Evangelize. And the Lord will bless us more. Gato na namin sa midnight, ang mga tao nagpapahal mo sa tuloy sa kanya. Pagpapalain niya ang 2,000 generations. Aminin ko na pag nakakarating ako ng malaking bayarin, malaking gastusin, hindi ko lang masabi kahit kanino. Hirap ang dibdib ko. Hindi kaya ng dibdib ko. Sabagat hindi ko alam kung saan ko dadumutin ang mga sinasabi nila. Pero salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng pananampalataya. Binigyan tayo ng pag-asa. Ang pag-asang ito, kagaya ni Abraham, sa kabila ng walang pag-asa, sa itubasang pagkaanak at nagkaanak siya, nanampalataya sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. Pananampalataya kaya ng Diyos sa gawin ng lahat ng bagay. At binigyan tayo ng Diyos ng pag-ibig. Isang pag-ibig na kapag tayo nagmahal sa Kanya, magpapalain tayo ng Diyos ng sabar-sabar. Nais natin pumasok ng langit. Nais natin mapagpala. Tayo ay maglingkod sa Diyos, magbigay faithfully sa Panginoon. At isama natin sa kaligtasan, isama natin sa pagpapala ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga classmates, office mates, teachers, mga students, friends, and neighbors. At isama natin ang lahat ng tao sa buhay. Iligtas natin. At siguradong ibubuo sa atin ang Diyos ang kasalanan ng pagpapala. Classmates mo, teachers mo, students mo, office mates mo, na hindi maligtas, iligtas mo. At baka nasahin mo na maligtas ang lahat ng tao sa buong mundo. Number one, prayer. And number two, at maraming kaparaan at pag-imaginas mo. At nakakatuwa nga ang ating prison. Nagugulat na lang ako, meron Africa, meron India, taga-India, meron taga-Taiwan. Kung sino-sino ang nagiging friend na Kingdom of Jesus. Naglalight. One way of evangelizing the world. Bigla na lang, magulat na lang tayong patay. Kailan
nakakasakay at nakakapunta sa magagandang lugar. Pero siya nang sinasabi ko sa Panginoon, the Lord, hindi mo ito ang kaligayahan ko. Ito'y bonus lang, reward lang. Ang kaligayahan ko ay makita ang mga tao ligtas sa paglilipo sa iyo. It's just a reward, a gift of my service to the Lord. Because the Lord is faithful to all His promises. Kaya kahit gaano palayang lugar at may nangangailangan na encourage mo at kaligtasan ng mga tao, hindi pwede hindi. Kapitbahay mo, kaibigan mo, ang teachers mo, tinuturuan mo. Dali mo rin itong mga mag-anak mo. Magbalos sa ating ka, umawakan ng gawain, umawakan sa loob. Magbutang ka ng church. As we give faithfully to God, especially our lives, then these blessings and then promotions are just rewards of God. Kita mo nakakapag-arap ng word tayo kung wala tayong pera. Hallelujah. This is just a reward of God. Nagkakaroon tayo ng magaganda sa sakit at magagandang tahanan. Nagsusunod tayo ng maganda at kumakain tayo sa masarap. This is just a reward of God. Ilalagay mo sa puso at isip mo ngayon pag iligtas ka ng kaligtas. Pati yung mga nakaawa kayo sa'yo, iligtas mo pa rin. Hindi naman ikaw ang nag-aaway sa kanila. Patapalit mo. Iligtas mo pa rin. This is strong as champion. Sa darating ng mga sad days, yung mga po kayo magpupunuyan, ikaw ang magdadala at saka ako, tayo. Magpunuyin natin ng mga teachers yan, ng mga students, ng mga classmates, mga neighbors and friends. Malalawakin natin ang KOJ ang buong Pilipinas buong mundo. Tayo magtatayo ng churches and over the nations of the world. We will prove to God that we love Him and we will evangelize. And in return, the Lord will bless us abundantly. Sabihin po natin, Jesus, ako po'y nagkasala. Patawarin mo po ako. Sa oras sa ito, ako'y nagsisisit ng bago na ilom sa iyo. Tinatapoy ng lahat ng misyon kasalanan, lahat ng mga maling gawin. At sa oras mo ito, bukas ang aking puso, tinatanggap kita, Jesus, bilang Diyos, Panginoon, hari, tagapitas ng aking buhay. At sa oras sa ito, ipinapangako mo. Ibibigay mo ng may katapatan. Kahit maliit ang para sa iyo. At kung ikaw ay lumaki, ibibigay ko pa rin ang may katapatan ang para sa iyo. Inihahalay ko ngayon ang aking buhay. Maghihimikot ako sa iyo. Ano mang talento meron ako, ipagkakaloob ko ito sa iyo. Hindi ko ito ikumpara kahit kanino. Hindi ko ito ipagkakain. Ipaglilipot ko ito sa iyo, Panginoon. Hanggang sa paghihilingan ng aking buhay. Hindi atras, hindi susuko. At sa oras na ito, ililigtas ko ang mga hindi maligtas.
sisimulan ko sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kaibigan, kapitbahay, classmates, office mates, teachers, students, at lahat ng tao sa buong mundo, saan man ang mati, saan man ang bansa makarating, ililigtas ko sila, itatayo ko ang kayo diyan. Gagawin ko sila, mga disipulo ni Kristo, gagawin ko sila, kaharian ng Diyos, kaharian ng Jesus. Ako na lamang po ako nanalangin, taas mo lang ng patuloy ang dalawa kamay mo patungo ng langit. Lord, ano man ang sakit niya, inyo mong pagalingin. Ano man ang maraming verse niya, inyo mong ibigay. Ano man po ang magandang dalangin ng puso, inyo mong ibigay. Sige, habang nakataas ang dalawa kamay mo sa langit, ibulong mo sa Diyos ang inyong maraming verse. Ibulong mo sa Diyos! Ibulong mo sa Diyos! Pumingi ka ng kalakasan, pumingi ka ng kalusugan para makapaglingkod ka sa Diyos. Pumingi ka ng kalakasan, ng kalusugan sa iyong mga mahal, para sa iyong mga mahal sa buhay at makapaglingkod sa Diyos. Pumingi ka ng kaalaman, karunungan, kapangyarihan sa Diyos na makapaglingkod ka ng maraming kaluluwa, na makapaglingkod ka ng maraming kaluluwa. At sabi ko nga sa inyo, ang biyayang promosyon ay reward lang ng Lord, give lang ng Panginoon. Tagapin mo kagalingan sa iyong paningin. Sa iyong tenga, sa iyong ilong, sa iyong bibig, sa iyong balat, sa iyong ulo, sa iyong kamay, sa iyong paa, sa iyong binti, sa iyong buhok, sa iyong dugo, sa iyong puso, sa iyong balay, sa iyong bituka. Tanggapin mo ang kagalingan sa oras na ito. Tanggapin mo ang kasabutan sa pag-aaral mo, sa trabaho, negosyo. Pag-ibig mo sa Diyos, pag-aaral ng buhay sa araw, mura ba siyang darabahanda? Yes! 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 Mura ba siyang ibiyanda? At kahit hindi na tayo humingi ng blessing sa promosyon, rewarded niyo siya! Mga mahal ko sa buhay, ating iikutin ang buong mundo. Magsusuot tayo ng masarap. Nakain tayo ng masarap. Ihiga tayo sa magandang lugar. Nagamit tayo sa magandang sasakyan. Reward lang ng Lord yan. Kaya nang sabihin sa akin ni Pastor Michael, tama mo kayo ang usul. 100% tama ang lahat ng ipinangaral ninyo. Nararanasan natin ang biyaya. At nasabi ko sa kanya, mahalin ang biyaya. Mahalin mo ang Diyos na nagbibigay ng biyaya. Lalo mo siyang mahalin, lalo mo siyang ibigay. Lalo mo ibigay ang katapatan ng para sa Diyos. Lalo mo siyang maglipuran. Lalo mo magligtas ng marami kang lumas. At pupunoy natin ang Iglesia ni Kristo. Ito ang Iglesia ni Kristo, ang Kingdom of Jesus. Gagawin natin ang buong mundo, paharihan ng Diyos. At tayo at ako at ikaw mismo ang gagawa nito. So receive your healing now. Receive your miracle now. The Lord is granting you the request of our hearts. At sumayin niyo ang kalakasan ng kapangyarihan ng Diyos upang makapagligtas ng marami kaluluwa. At makapaglingkod sa Diyos. At makapagbigay pa ng malaking sa gawain ng Panginoon. Thank you.
iligtas niyo po ang aming bansa. Tanggalin niyo ang korupsyon. Tanggalin niyo ang maling-maling aral at maling doktrina. Pagpalain niyo ang aming bansa. Turuan niyo ang aming bansa na magmahal sa iyo at nakaranasan ng pagmamahala. Ang panalangin namin sa aming bansa, panalangin din namin sa lahat ng tao sa buong mundo. Na maranasan din ang lahat ng bansa na mawala ang korupsyon. Mawala ang kasamaan at mga maling aral. Maging totoong Kristiyan ng bansa, maging kaharian mo. Magmahal sa iyo upang mapagpahala ang Diyos. Maraming maraming pong salamat ako na pagpalain mo ang Iglesia at Ministerio nito, Panginoon. Higit pa sa aming inaasahan sabagat ang buhay namin tinilaga namin sa iyo. Salamat sa nararanasan namin blessing at promosyon. Gamitin niyo pa ang buhay namin higit pa po sa dati. Ang aming tithes, offerings, and first fruits, i-multiply niyo po, Ama. Magamit lamang ito para sa iyong karangalan. Salamat po Diyos na marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Shall we give our tithes, offerings, and first fruits faithfully now? I-encourage mo ang mga mahal mo sa buhay sa mga panig ng Pilipinas, sa mga panig ng Taigdig. Itayo ang KOKM at ibigay ng makipig katapatan ng tithes and offerings and first fruits. February na po ngayon, ibigay na po yung first fruits. Huwag na pong paabutin pa ng Marso. Kung aabot ng Marso, dapat mas malaki na yan. Lalo na kung April, mas malaki na yan. Sa mga lugar-lugar ninyo, magtipon na kayo, magbabustan din na kayo yan. O kaya naman ganito, isend niyo yung bawat lugar. Kanyari, tupak, send niyo, mag-evangelize kayo. Matuturo ako. I-send ninyo yung mga kasunduan. I-gather nyo lahat ng tao sa kasunduan, lahat ng Christian sa kasunduan. Matuturo ako. I-send ninyo. Amen. Itarap ako mo rito. Ikutin ko lahat yan. Amen? Nakasama-sama. Una, kayong mga buong naging Christian, magsama-sama kayo. Yan. I-send ninyo isang araw, matuturo ako dyan. Tayo-tayo. Amen. Mag-invite pa kayo ng iba. Itarap ako mo rito. Amen po ba? Amen. Ganun gawin natin. Tapos mag-usap tayo ng mga simple discipleship training. Huwag na kayo. Huwag na kayo maghanda ng suma. Pero may suma tayo. Lagyan ka ng lahat. Nagpunta ka ng kamarin, nagluto ng lahat eh. Kasi ako magluturo eh. Eh, nagluto ng lahat at saka pansin, eh, nagpabakot pa eh. Pero hindi ko na ilaro siya pitaka ko eh. Kaya hindi nalagyan. Hindi, tapos. Sige, magandang naman tayo. Praise God. Nawalang biro yung isang tumpak sa sakin niyo ha. Pumunta ako po. Mr. Lisa, mga kasunod ko, isang mga. Marami yung maganda kayo ng lugar ko. Ay, mag-urusin kaya tayo. Yung ate naman yun, di na masakit. O, yung mga ate natin ha. Siyempre yung mga ate, baklit yung mga doors, mga ate. Actually, ano eh, sa darating ng mga itong Marso, hindi niyo ako lagi makakapiling kasi mag-a-around the world na po ako. At this is not a joke. Nakikinig po ba tayo? Ewan ko siya kaya nga si Daling, sinasama ko si Daling. Pinapag-pultime ko na kayo. Pero mag-a-around sa mga pangalas natin. Mga it is coming March, hindi niyo na ako lagi makakasama kasi hindi po din ko yung Hong Philippines sa Hong Kong. Amen? Singapore, MGM. This is the only one that I'm going to be. Lahat na sinasabi ko, totoo yan. Magugulat na lang kayo na totoo ang lahat yan. Ngayon, sabi. Sige po tayo po lang tayo manala. Lord, muli po kami nagpapasalamat sa matagumpay na araw ito. Muli po kami nagpapasalamat sa kadakilaan na ginawa mo ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat sa mensahe na ibinabaw sa aming lahat, Panginoon. Salamat sa pagtutulak sa amin, sa paggabay sa amin, upang kami makapaglingkod ng mas laking lapa, upang kami makapagbigay ng mas laking lapa. Dahil alam po namin na sa kapuling kapanahon ng ito, Ama, ang paglingkod, ang pagbigay namin, ang siyang magiging katagumpayan, ang siyang magiging sikreto ng aming katagumpayan. Kaya, Panginoon, kami po lahat ay nagpapasalamat. At muli po, sa aming pansamantarang paghiwa-hiwalay, ikaw po maging gabay ng bawat isa sa pag-alis na sa lugar na ito, Panginoon. Balutan niyo po sila ng kanilang dugo at ilihis mula sa aksidente o anumang kapahamakan, Lord. At
At sa darating na lingkong Panginoon ay daong pupuli sila sa lugar na to na may madalang, na may dalang mas marami pa pong kaluluwa. At inaakin na rin po namin ang katagumpayan sa araw ngayon, Panginoon. Kaya Panginoon, sa araw na to, Panginoon, muli po namin kayo pinapasalamatan at binabalik namin lahat ng papurit po sa salamat sa iyong pinakamataas, pinakadakilang pangalan. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen and Amen.